By the way, I'm Anne. Ano pong pangalan niyo? Ako po ay si Crescent Paredes. Ilang years ka ng overseas? Bali, 8 years na. Kumusta naman yung buhay overseas? Sa ngayon, sa ako sa indoor, okay naman. Okay naman ako sa kanina. Nagturay din ako na parang member of the family nila. Ano yung mga experience na hindi mo makakalimutan? Sa single employer ko, ano lang ako, mga 11 months na ako sa kanya kasi dalawa yung bahay na nagtatapuan ko. At isa sa Kaumod, at isa sa New Territories, sa Yundong. Isang employer, dalawang bahay? Isang employer lang. Tapos sa contract ko, bali, isa lang, isa lang talaga sa Kaumod lang. Kaso lang yung matanda, may isang bahay pa sa ano, sa Mixa Village ko. Kasi yung yung asawa niya namatay na sa cancer. So kumuha sila na ano, ako yung first na helper na tinuha sa matanda lang. Pero dati sa anak niya na lalaki, may helpers na before, bali mga 7 years din sila yung helper nila before sa kanina. So ibig sabihin, mabait lang naman kasi naka 7 years. Mabait yung mga anak. Mabait. Yung anak niya. Ano naging problema mo doon sa matanda? Sa ugali. Gigising ako 6. Tapos, dapat malinis ko yung ano kasi dalawa eh. Everyday talaga eh. Pupunta kami sa Yundong eh. Gigising ako ng 6. Tapos, dapat matapos ko siya 6 to 9:30. Tapos naman kami after that. Pero pagagising ko ng 6, dapat mga 10 minutes tapos na ako sa pag-ano ko sa minute ko. Tulad niya lahat. Tapos kain ako early. Kain na ng breakfast early. Tapos ayun yung tinapay, dito toasted lang. Ganun lang. Tapos ako lang yung bahala sa kape ko. Ako na po. Hindi sila nagpo-provide. Kahit sa ano lang ako, bali sila lang sa tinapay. Kahit yung tinapay minsan, yung expire na ba? Pinapakain sa'yo? Pinapakain sa akin. Oh. So, sabi ko, minsan, hindi ko kinakain, bumibili na lang ako ng sarili ko. Every off ko, bumibili na lang ako ng sarili. Pero sa kontrata mo, provided yung food or mayroon kang food allowance? Oo, kasi yung sa interview pa lang, okay siya sa interview na una, akala ko mabait talaga. Siyempre sa interview talaga, mabait talaga sila niya para makuha yung upong. Yung bali, yung pumunta sila doon sa agency, nung timing naman na pagtatapos ako ng 4 years ko sa, bali mga 2 months before ng sa first employer ko. Kasi ayaw na ako i-renew, kasi malalaki yung mga lata. Sa first na amo mo? Sa first na amo. Tapos nag-apply ako, kasama ko yung friend ko, dalawa kami email, sabi niya para may ako na, may sumama siya. Tapos ang sabi niya, yung time na sabi ko sa kanya, parang okay naman yung okay naman yung matanda. Igagrab mo na? Oo, igagrab ko na. Tapos yung akala ko isa lang yung bahay, hindi ko na-expect na nag-start ako, mga 2 weeks pa ako sa kanya, lumabas yung ugali niya. At doon na siya nag-open up sa akin, na may isa pa silang bahay, pero hindi siya include sa kontrata ko. Isa lang talaga, yung flat lang na 650 at yung sa kaulo na bahay. Araw-araw kayong naglilinis sa dalawang bahay? Araw-araw. Kahit walang tao nakatira doon? Oo, araw-araw. Kasi malapad siya, hindi ko lang may basketball court. May garden. Tapos yung anak niya, every Saturday pumupunta sa village na sa village na yan. Doon natutulog, doon kumakain ng lunch at saka dinner. Pero hindi naman ako magdala siya ng kotse. Pero hindi naman ako nanginis. Bali, nabilinis ako bodega. Tapos yung first floor, second floor, and third floor. Wow. Daming trabaho. Kapag for example, hindi kami pupunta ng ngayon, araw, but the next
day. Pagka next day, gano'n na naman, gano'n naman kami, tuloy-tuloy na yung araw-araw na yan. Tapos balik na naman kami sa Kaunoy, gano'n naman, pag-ano naman kami ng dinner. Ano pa yung mga dahilan kung bakit ka na, parang ginive up mo na yung binrake mo? Hindi ko kaya, nag-break ako. May ano naman ako kasi, hindi ko na talaga kaya. Parang na-depress ako ba? Tapos iyak ako ng iyak. Tapos tumatawag ako sa friends ko kasi hindi ko na talaga kaya. Sabi ko, yung trabaho. Makaya ko yung trabaho pero yung ugali. Sa pagkain, hindi ko talaga ano eh. Kasi bawal ka din na bawal ka magdala ng pagkain sa kwarto. Bawal kasi sabi na daw, marami kang mga papatay mo pagkain ko. Ano pa na mga ano pa, mga insekto ba? Yan. Tapos sabi na daw, ayaw niya na magkaroon ng mga ano daw sa bahay niya. Dahil sa akin, kaya nagdala ako ng pagkain sa kwarto ko. Pag kapag kakain ka ako sa kusina, bawal ako mag-upo sa sopa. Ako alam ko naman yung mga ano yan. Binawala kang umupo sa sopa? Bawal ang umupo sa sopa, bawal kumain sa lamesa. Saan kasi ka naman pala kakain? Sa kusina, may sarili ako. Fast, lunch, at saka dinner. Every dinner yun naman, bali, hindi ako kumukuha sa lamesa. I mean, kapag mag-dinner na ba, hindi ako kumukuha. Sila yung kumukuha ng pagkain ko at dinadala nila sa kusina. Hindi naman na ano. Saba, ano lang yung binigay sa'yo? Yun lang yung kinakain ko lang. Yan lang kinakain ko. Katulad niya ng isda, kahit mga ulo na lang yan, nagtira sa akin, yan yung na-experience ko. Hindi ko na-experience sa Pilas. Dito ko lang experience sa second employer ko. Kasi sa unang employer, okay ako. Mabait ang employer ko. Mabait. Yung sa second lang sumakay ka, akala ko mabait. Hindi ko na-expect na ganyan siya. Oo. Tapos yung kapag magalit siya, as in naninigaw siya, parang yung dibdib ko parang ano ba, yung parang tawag yan, parang pag dito lang ako makaano ng nervous eh. Karoon ng nervous. Kasi lago siyang sigaw. Hindi lang sa sigaw, kasi ginagano-gano niya ako ng... Tinuturo ka pa? Tinuturo ko, yes. Wow. Totoo yan. Tapos, may ilang beses na din na nangyari sa akin na kapag mag-binis ako. Kasi maraming kamera eh. May sasalas, may saan, araw-araw yan. Tapos, yung kapag mag-binis ako, dapat... Hindi daw ako kapag malinis. Ayaw niya ng buko na makaano sa kama. Kapag mag-change ako ng beses, kasi kapag mag-punas ako, ayaw niya ng buko na mag-ano ng buhok sa sakin, kita niya at saka sa kama niya. Ayaw niya. Kahit ang isang piraso. Isang piraso. Galit na galit siya kasi daw ang dumi-dumi ko na. Tapos, kapag ayaw niya din, kapag alas 6 ako nag-medicine sa umaga, ayaw niya na malita ko kahit ilang minuto. Kapag dapat alas 6, on time talaga. Tapos, ayaw niya na maingay. Pinapalinis ako ng madaling araw. Pero ayaw niya na maingay. Tapos, kapag may nakita siyang konting mga, mga insekto lang, pinapahanap niya sa akin. Yes, true. Kahit isang lamok na nakita niya napasok? Pinapahanap niya sa akin. Tapos, yung mga, tawag niya, isang mga langgam daw, dahil daw sa akin, kasi nagpaloon ng langgam sa kusina. Kahit isang langgam pa pa. Wala nang kapakita niya, sinispray niya. Gabi siya, she's very perfectionist, parang ganun ka na, yung dating niya. Pero hindi naman. Ilang taon ka nga sa kanya? Bali, mag 11 months sana. Kinaya mo ng 10 months ng ganyan? Kasi nung time na yun, kailangan ko ng pera. Pero hindi ka nagkasakit doon na pinapakain ka ng expired na mga pinapay? Sinasabi ko sa friend ko, yung mga na-expired na ano ba, pumakain ako ng mga ganito pagkain. Oh. Sabi ko sa kanya, sabi nila, mag-complain ka. Ilang beses ako nag-complain, sabi ko ma'am, hindi na ako sa sarili ng food. Kasi sabi ko, kasi yung mga pinakain ko lagi, yung mga cruising, two weeks na, or minsan aabot pa ng 1 month nandiyan pa sa ano, dyan pa sa fridge, lutuin pa, sana itatapo na lang. Siyempre, ayaw ko naman na uuwi ako na magkasakit at saka dito pa ako mamatay ng maaga dahil sa ganyan. Pero kinakain, hindi naman ano, sa akin lang binibigay,
ilang beses na ako, sabi ko ma'am, ilang, sabi ko hindi ko kaya na nakukainin ito kasi expired na. Napakita ko sa kanya yung mga expired doon. Kaya ay, sabi niya, okay pa daw. Ayaw ko talagang nag-ano niya ako, nag-intakaan niya ako. May nawala na, ginamit ko daw yung long phone niya. Sa loob lang, sa yung ginamit ko daw yung mga pang ano yun lang, pang sa pagpapatanda niya kasi hindi ko naman. Ano. Sabi ko, ma'am, may kamera, alam mo naman niya. Alam mo naman niya, natin 4 hours. Nakikita mo naman sa kamera. Pero ginagamit na tapos daw, may nakita sa isang bukok. Sa ilalim ng kama, nabukok ko daw. Pero hindi ko yung bukok. Nung time na yun, ganang tinulog ko. Yung ako niya, sa kwarto niya, dalawa sila. Siyempre, may mga bukok talaga na ano. Iba kasi, sa, kasi yung bukok manipis eh. Sa ano niya, sa ako niya, mahaba. At saka yung ma-ano talaga. Hindi makapal. Hindi makapal. Sabi niya daw, pinutulog daw ako kapag wala siya sa bahay niya. Sabi ko hindi ko niya magagawa, ma'am, kasi may sarili akong room. Sabi ko sa kanya. Yung amo ko ngayon ang maipalit. Hindi naman siya sa anong siyempre, lahat naman tayo may sa pagkain naman. As in, palabigay, wala akong problema. Okay sila. Tapos, palabigay pagdating sa mga katulad niya, sa mga bags. Sa mga gamit. Sa mga shoes. Tapos, okay yung babae. Tapos, on time yung ano yung kain. Para ako lang nga eh. Ako lang minsan mag-aano sa sawa. May anak na po kayo? Single po. Single ka? Mm-hmm. Pero may kalimang partner ako dito. Buti rin ganito anak. Bali, ako, hindi kami rin ka-anak. Hindi ko lang alam kasi pero ngayon wala na. Single ako ngayon. Mga 2 years ago na kami na hindi kayo siguro para sa isa at isa. Siguro. So, ano yung maging, within the years as overseas, ano yung naging achievements mo? Na-achievements ko dito, siguro, yung achievement ko sa family ko, nakapagpatay ko ngayon, nakapagpatay ako ng mahal. Tapos nakakatulong din ako sa auntie ko na may cancer. Mm-hmm. So, ngayon, pa-survive siya. Pa-survive siya. Stage 3 siya eh. Pero ngayon, okay na siya. Sa chemo niya, ako nag-support siya. Okay, diyan siya lagi sa akin. Kaibigan mo. Mm-hmm, siya yung kaibigan ko. Siya talaga yung sa lahat-lahat ng oras, kapag kailangan ko siya, yung advice niya, lahat-lahat. Namimiss mo mo yung... Siyempre. Siyempre namimiss mo. Ano yung maging message mo dun sa mga anak na mayroon pa silang mga magulang? So, pangalagaan yung magulang. Kasi kapag wala lang ng magulang, ano yun? Mahalin. Respeto. Yeah. Okay. Kasi sa akin, kasi hanap ko yung nanay ko. Hirap talaga kapag wala ko. Time na gusto mo nang makapag, yung to do a suicide? Yes. Bakit? Ano yung dahilan? Kasi sa, yung time na naniluko ako ng ano, kakalaging partner ko. Kasi yung flashback. Bali, yung dalawang problema, parang nag-ano na siya, nag-combine silang dalawa. Yung problema mo sa amo mo, tapos problema mo sa kalibin mo. Sa kalibin ko that time. Tapos wala rin pera yung time na yun. Kasi nag-down. So parang gusto mo na rin mag-suicide at the tapos time. Tapos yung time na sabi ko na, ano na lang ako sa iyo kasi wala na akong ano, ay pagod na. Pero nung time na napaano ako, sabi ng kapatid ko, sabi ng friends ko, mag-pray ka na. Nasisipan ko. Alam niya naman na yun. Alam niya naman niya na hindi ka pagkita. Yun sa sinabi mong niloko ka ng kalibin partner mo, ano pa siyang panuloko yun? Ano siya, manak ng iba. Manak ng iba. Kasi ilang beses na siya nag-ano sa akin na ipakasal kami. Nung ilang beses ako nagsabi sa akin na gusto niya magkaanak. Kasi ako, may responsibility. May responsibility pa ako sa family ko. And gusto niya na kapag makauwi ako, pagkatapos yung matrata ko, ayaw niya na lang ako maninyo. Kasi siya, noong time na yun, nag-wait siya lang ayaw niya. Nang sa Manila siya, waiting siya sa
sa SEMA. So, ngayon, naging SEMA na siya. Hindi ko na alam kasi 2 years na kasi wala kami. 2 years na muna. Ngayon ako, wala na ako. There is a money involved in that? Sa... Yes, meron. Kasi nung time siya nag-ano, doon pa siya sa Maynila, nagbibigay ako, nagpapadala ako sa allowance niya. Tapos, kumukuha siya ng EXA. Nag-support ako sa kanya. Siyempre, kaligin ko siya. May trust ako sa kanya. Yung buhay ko, yung ano ko, kami yung kapatsyapatsyala. Yung trust ko sa kanya, akala ko siya. Ayun, akala ko wala siya may gagawin, diba? Yung akala ko na, ano ba, yung attention niya. Ayun mo nalaman yun. Siya mismo, na-consent siya. Na-consent siya. Sinabi niya sa'yo? Sinabi niya sa akin. Bali, nung time ngayon, at... 3 months na sila ng babae. Noong time na yun, may last 2 years ago. Paano niya sinabi sa iyo na... Maaga pa, maaga. Kasi nagano siya nag-message sa akin eh. Mga around 5:30 a.m. So overseas din? Overseas din. Nung nagkilala sila, through friends, yan. Through friends ng ano din. Did you regret na tinulungan mo siya financially? Hindi. Sabi ko sa kanya, kasi sabi niya, kapag mag, ano na daw siya, na, magsampa na daw siya sa barko, ay ano niya daw ako, abali, babayaran niya na daw ako sa lahat ng mga binastos niya. Sabi ko, ayaw. Sabi ko, wag na. Ibigay ko na lang sa'yo. Pantulong ko na lang sa'yo niyan. Sabi niya, oh, hindi, hindi, babayaran niya. Sabi ko, wag na. Sabi ko, tulong ko na lang yun. Wag na lang bayaran. Kasi kahit bayaran mo, hindi ko yan tutulong. Nang wala na kayo, sinabi niya niyan. Sinabi niya sa akin, nang wala na kayo. In your life as a overseas, ano yung mga naging lesson mo doon? Sa ano, yung sa dapat, dapat ano eh, kapag may partner ka pula niya, kapag may partner ka. Naging advice, mas pula siya kayong class talaga. Kasi ako, kasi loyal eh. Hindi ako naghanap talaga kasi akala ko talaga. Kayo na. Kayo na talaga. O kami na talaga. Yung trust, yung loyalty, honesty. Yung mag-boyfriend pa lang kayo, so dapat huwag mo nang ibigay lahat. Huwag mo ibigay lahat. Magtira ka sa sarili mo. Sa akin, eh, message mo sa mga kapatid mo at saka sa pamangkin mo. Hi! Kamusta kayo, guys? Mag-ingat kayo lagi. Mag-pray. At saka... see you soon. Oh, wait din ako. Basta mag-ingat kayo palagi dyan. So, ate, salamat talaga sa mga sharing, life sharing mo, even sa love life mo, senior mo. Plus, diba, magkakaroon sila ng idea at saka lesson learned na rin. So, salamat sa oras at saka, ano ba yun? Holiday niyo para bukas, hindi na. Hindi na. Enjoy your day today, ate. God bless you always. Salamat. Salamat.